Sana sa pagsulat mo, alamin mo muna kung ano istorya. Kaya nga sinasabihan kayo na fake news kayo eh. Hindi totoo ang sinasabi mo. Kagaya na sinabi ko kanina, meron lang ako kung gustong sabihin sa inyo lahat. Alam ko maraming nanonood ngayon pero importante po ito. Noong last Friday po, August 7, meron pong lumabas na write-up. Ito po galing sa Rappler. At meron pong sinabi doon na ako daw ay nag-hijack o bilang I stole the show. Ayan po, kung napapanood nyo, ayan. Willie Revillemay hijacks Roque press briefing to promote Charity Jamie Show. At ito po ay sinulat ng isang writer o reporter na ang pangalan niya ay Pia Rañada. Okay? So, hindi ko po siya kilala. At sinulat po niya yan noong Friday, I think, no? Una sa lahat, ipapaliwanag ko lang ho yung situation na yun. Bago pa mangyari yan, about 2 weeks ago, lagi kong sinasabi dito sa ating gobyerno, sa inuman kung pwede magsalita dito, na open sila magsalita para po sa informasyon ng ating mga kababayan. Well, MMDA, una-una kong naimbitahan dati dito sa Secretary Nograles, na napakaganda na interview ko, napakaganda na papaliwanag niya. And then, nung lalabas na yung mga jeep, mga buses, inimbita ko ang MMDA, of course, Secretary, no? Tama ba? USEC, o anuman, si Ms. Celine Pialago. So, para may explain ho niya kung anong dapat gawin. And then, one time, nasabi ko din ho, dito sa programang to, na mas maganda ho ma-explain para sa ating mga kabayan kung ano ba yung NECQ, GCQ, ECQ, para ho meron kaming kaalaman. Tayong lahat, hindi lang ako, para po sambayan ng Pilipino. And then, last Sunday ho, si Secretary Harry Roque, as a spokesperson ng Malacanang, tumawag siya sa akin early morning. Nagulat ako, sabi niya, Willie, di ba nag-guest ako sa'yo? Pwede bang tulungan mo kami? Kasi kailangan ko magsalita dahil nagsalita ang presidente. Sabi niya, pag nagsalita ang presidente, kailangan maisabi ko yan sa sambayan ng Pilipino, sa ating mga kababayan. Ang nangyari po, naisa na po yung kanila pong RTVM studio sa Malacanang at ang kanila pong PTV4 dahil nagkaroon din po ng mga cases doon na naging positive. So sinarado daw po yun. So wala po silang studio magagamit. So nung tinawagan niya ako ng umaga, right there and then, pumunta na po ako sa Will Tower, ginawa ako na ho nagkasikaso. Inasikaso ko at ito po yung studio kung pwede natin pakita. Yan po, pakita lang natin direct yan. Yan po yung studio na ginagamit po ni Secretary Harry Roque. Magmula po last week, starting last Monday, dahil nag-direktiba po ang ating mahal na Pangulo dahil sa request po ng ating mga frontliners na doctors at yung mga medical, of course, nurses. Ayan po, ginawa ko po ng paraan yan. Yung mga tao, ako ho, nag-ayos yan, kami ho dito, early morning, para may magamit po si Secretary Harry Roque. Ngayon ho, parang nung start pa lang nung Monday, sabi ni Secretary Harry Roque, Willie, pwede bang lumabas ka lang para lang pasalamatan kita? Sabi ko, sir, hindi ho appropriate dahil hindi naman ako politiko and also I have my own show. So, dumating yung Monday, Tuesday, and then I think, nahinto ba sila ng Wednesday? Oh, walang Thursday. Bumalik sila last Friday. Noong last Friday po, sabi niya, baka huli na namin itong araw, pwede bang lumabas ka lang para lang mapasalamatan kitang personal. Kaya ako nung lumabas ako, nagbuhat pa ako ng bangko, di ba yung ibang pagbubuhat ng bangko, binuhat ko talaga yung literal na bangko. At di pa na medyo naging masaya para to line up the situation na para masyadong mabigat. So yung pagbibigay ko ng tulong na yon dahil sa napapanood ko sa mga news, yung 24 oras, yung ating mga dakilang tawagin natin yung mga chuper na mga jeepney na namamalimos na, doon na nakatira, yung mga anak nila. Ang hirap po, medyo naramdaman ko doon na mahirap ang buhay nila. Hindi lang naman sila, tayong lahat. Meron naman akong konting naipon, hindi ho nila alam na magbibigay po ako nung naipon ko na yon na pwede naman. Kaya ginawa ko ng paraan, kahit papano pinagpala naman po tayo na may programa pa rin tayo, may mga sponsors to na pinakiusapan namin na makatulong. Alam nyo, yung pagbibigay ko ng 5 million na yon, galing mo sa sarili ko yon na pinagsikapan ko, pinaghirapan ko, yun po'y galing sa akin. At hindi po alam na Secretary Harry Roque at of course si Governor John Vicrimulla nandun at nung buong tiga Malacanang na nandito. Wala. Naisip ko lang po yun, ano kaya pwede kong gawin na ikabubuti po at yung bang maitutulong sa ating mga kababayan na nagdurugo ang puso ba pag nakikita mo mga kababayan mo hirap na hirap samantalang ikaw naman kahit papano maganda ang buhay mo. Shinier ko lang po yung kakayanan ko at nangako din naman po ako na
kung kaya ko pang tumulong, gagawin ko yun. Eh parang napasama pa ako sa iba, na parang nagbuhat ako ng bangko ko, parang nagyabang pa ako. Hindi ko maintindihan bakit may ganyan mga klaseng tao. Na gusto ko lang, saka wag niyo ako sabihan na wag mong ibigay sa DSWD, wag mong ibigay sa LTFRB. Kanino ko ibibigay yan? Hindi po ako pwede pumunta sa mga jeepney drivers. Una, may batas. May COVID. Di ba? Paano kung bibigyan? Magkakagulo po yan. Baka mapasama pa, mahuli pa ako. Sila po yung mapasama pa. Kailangan po sa kinaukulan. Kaya ang binigay ko kay spokesperson, Secretary Harry Roque, yung 5 million. Sa totoo lang po, ang pagbigay kong yon, ayan, hindi ko pa binigay yung cheque. Sabi niya, Willie, ayusin mo na lang sa LTFRB yan. Ang in fairness naman po sa LTFRB, I think yung mga andito yung mga pangalan nila, no? Okay, andito sila at yan, sa OWA, si Mr. Hans Kakdak, sa OWA, Ms. Goddess Hope Olivares ng Ilivira ng DOTR, LTFRB Chairman, Mr. Martin Delgra. Alam mo, sabi na in fairness, Willie, kanino mo ba gusto ibigay yan? Sa mga nangangailangan na ating mga kababayang, mga jeepney driver na talaga namamalimos na. Hindi ho sila magbibigay, ako din, pero sila lang ho magbibigay. May piston, may pejodap. Ibibigay ko to sa mga presidente ho ng mga jeepney drivers. So para lang ho maliwanag, hindi ho ako nagbuhat ng bangko ko, hindi ho ako nagpasikat. Wala ho akong alam kung kanino ko ibibigay ang perang yon. At sa totoo lang ho, hindi lang ho yan ang ibibigay ko. Sa susunod na buwan, dito ko nasasabihin, baka sabihin ho, nag-hijack na naman ako. Ang alam ko sa hijack, may hino-hostage ka, may dala kang armas, at nag-hijack ka. Ang ibig ko sa hindi ho magandang pagkasulat, hinijack ko daw ho yung programa ngayon. I was invited by the secretary, pinagbigyan ko ng pagkakataon dahil dito ho sila. Actually, kung hindi pa ho sila pwede sa Malacanang studio, dito pa rin, welcome po sila dito. Para malaman po ng ating mga kababayan kung ano ang announcement at ano po ang sasabihin ng presidente. Because he is the spokesperson of the president. Ngayon o, next month, kung kailangan ko pang tumulong, gagawin ko. Dito ko na po sasabihin yan. Another 5 million sa ating mga kababayang naghihirap. Yun lang ho. Sana ho, Miss Pia Ranyada, wala akong pinasisikat at hindi ko kailangan gawin yun. Alam mo bakit? Ang mga bida dito sa programang to, yung mga nangangailangan. Sana sa pagsulat mo, alamin mo muna kung ano istorya. Kaya nga sinasabihan kayo na fake news kayo eh. Hindi totoo ang sinasabi mo. Titignan po natin tong post ng Rappler. Kasi dito may survey sila. Ito mga reaction. Sinong si Lenny Hart. Si Lenny Hart. Yan lang kita natin. Hart na. Hart. Tapos yung kay Bongbong. Wow. Ngayon, tignan natin kung ilan yung mga reactions. Yan. Ilan ang reaction. So, tignan natin siya dito. Tignan natin. Ilan yung heart saka yung ilan yung heart. Uy! Wow, ang dami. Ang dami ng ano. Ang dami ng heart. Oo. Tapos 87K to 161. Ngayon, nakakapagtaka kasi. Pag in-scroll natin yan. Yan, tignan natin na. Oh, teka na. Yung unang page, isang heart. Isang heart. Oh, may isang heart dalawa. Na dun. Dalawa. Pero lahat, makikita mo. Dalawa. Ba? Tapos, parang wala na ako makitang heart. Bakit ganun, Rappler? Ano nangyari? Isang heart dyan, boy. Wow, lahat eh. Asan yung mga sige, heart nyo? Sige, scroll baka nasa baba. Hindi naman tingnan natin, ha? Ano, baka nasa baba na. Parang, diba? Dalawa. Ang pinakita oh, ko eh. Dalawang heart pa lang yung nakita ko. Oh, ilang page na tayo? Ang dami na yan, no? Oh. Ayan na. Oh. So, wala bang daya yung Facebook? Bakit gano'n? Sa baba yung heart, boy? Ang tagal na nag-scroll, pero wala akong makitang heart. Dadalawa pa lang yung nakita. Wow, lahat, oh. Ayan, oh. Wow, lahat, oh. Ah. Di kaya fake news. Ha? Puro wow eh! 161K, oh. Boy, dapat nakakita na tayo marami. Wala! Walang heart! Wow, lahat ang nakikita ko, boy! Ayusin mo, Rappler, ha? Tama ba yung mata ko? Tama ba yung mata mo? Tama yung mata ko? Oh, baka! Tama, ano? Oh, babaw talaga, wala. Oh. Wala tayong magagawa, yan. Pero nandito, 161K, tapos 87K lang yung wow. Pero bakit puro wow yung nakikita natin dyan?
Wala tayong makikita ang heart. Pinagluloko nyo kami. Sige na. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Love you.